Gusto mo ba magkaroon ng QCY dashcam mga iyong sasakyan? Bilang pasasalamat ng Bicol Auto-Search sa patuloy na pagsubaybay nyo sa amin at pagtangkilik ninyo sa amin, mamimigay po kami ng high definition QCY dashcam. So para malaman nyo ang mechanics kung paano po makasali, ipa-flash po namin sa video na to, kaya huwag kayo mag-skip. Guys, good morning! In love na naman ako sa Toyota Vios. Alam nyo, kahit yung sasakyan nyo, common na common or madalas mo lang makita sa sasakyan or maraming nagmamayari ng kagaya ng sasakyan mo, nakaka-inlove pa rin ang gamitin yung sasakyan, lalong-lalo na kung sobrang ganda ng sasakyan mo, sobrang linis, exterior to interior, talagang bibigyan kanya ng very, very comfortable ride, sobrang nakaka-inlove yung sasakyan. Kagaya po nitong Toyota Vios ngayon, very common ng Toyota Vios. Ang dami mong makikita ng Toyota Vios. Pero ako, ngayon na lang ulit ako na in love sa Toyota Vios. Ngayon na lang ulit, gusto kong gumamit ng ganitong Toyota Vios dahil sa sobrang linis niya at sobrang sarap gamitin. Ngayon, papakita namin sa inyo ang exterior, ang interior, ang engine at isasakay ko ulit kayo magka-test drive tayo ng Vios ito. Alright? Simulan natin sa labas. Tara! Presenting to you the Toyota Vios 2016 model, 2017 acquired, at nakuha po namin ito sa first owner talaga. Sobrang ganda, kaya alam po namin ang history ng sasakyan, alam po namin kung saan siya ginamit, alam namin ang pinanggalingan, kaya sobrang ganda, kaya sobrang nakaka-inlove. Makita nyo naman, sobrang alaga ng may-ari, kaya ang linis-linis po talaga niya from exterior to interior. So makikita nyo, ito, ang ginawa lang po namin ito sa pagdating, pinabuffing lang namin siya kasi medyo may mga watermark siya. Pero ngayon, wala na. Wala. Sobrang smooth na niya. You know. Alam niyo ang kulang na lang dito? Ceramic coating. Pero, mamaya, hayaan niyo ako magsalita muna kasi ibibigay po namin yan sa inyo libre na ceramic coating. Okay? So, exterior color of this Toyota Vios. Black. And, ito yung tinatawag na Superman. Superman look. So this is the third generation of Toyota Vios. Kaya kung makikita nyo po, familiar kayo sa ganitong body ng Toyota Vios. Pero, very common ito. Madalas ito makikita natin sa kalsada kasi ang daming nagmamayari ng Toyota Vios. Unang-una dahil sa comfort na binibigay niya. Pangalawa, cheap ang maintenance. Pangatlo, availability ng parts. Kaya ang daming gustong bumili ng Toyota Vios. Kaya kung naghahanap ka rin ng Toyota Vios na quality, eto na, silipin mo ito. Okay? So dito sa front, makikita nyo, since this is the E-variant, naka-fog light na rin po siya. Ayan. Yun nga lang, hindi pa namin siya napalitan kasi isa lang po ang gumagana dyan. So ito yata ang hindi gumagana. Pero later on, syempre, before man namin ito ibigay, ayusin natin yung fog light nito. Okay? And also, mayroon na siyang ditong chrome garnish, the Toyota badge, and makikita nyo, naka-white plate na siya since this is 2016 model na Toyota Vios. Okay. Yung headlight niya, yan po, wala po siyang damage, walang crack. The same here, malinaw na malinaw, kaya kahit sa gabi, kahit sobrang dilim ng kalsada, malinaw po ang dinadaanan mo dahil maliwanag ang headlight niya. Sa hood, sa bumper, sa fender, wala po siyang mga damages, walang dents, walang scratches, kaya sobrang ganda, okay? Dito sa side, ang tires niya, naka 185/60 rim 15, and since this is the E-variant ng Toyota Vios, naka-alloy rim na rin po siya. Yan po. Okay, so dito sa side, wala pa siyang all-stock pa po siya. Wala, even yung rain visor, wala pa sa kanyang nilalagay. Original po yan. As in, wala pa talaga nilagay. Kaya wala kayong makikita ang marks dyan. Dito, wala pang mga garnish. Yan. All stock. Walang ginalaw sa body. And ito po, sobrang linis. Walang dents. Walang scratches. Even mga hairline scratches, wala po kayong makikita. Yun nga lang, dito, meron siyang watermarks, which is very common naman dahil sa ulan at init natin. Pero, hindi na yan sa atin issue kasi matatanggal po natin yan. May watermarks remover tayo. Alright? Gas tank,
tires. Ito yung maganda dito. Lahat po na tires niya bago. Makikita nyo po, yun o. Andyan pa yung mga anong tawag dyan o. Yun o, yung mga... Yun o. Mga buhok-buhok niya. Yan po pala, tandaan po yan na bagong-bago po yung tires. Hindi po yan... hindi po siya surplus. Hindi po siya yung mga segunda mano na tires. Kundi brand nyo po talaga siya. At ang brand niya is... Achilles. Yan. Gandang brand. Pare-parehas po siya na apat. Okay? So, dito naman sa likod. Check out. Check this out. Ang ano niya, ang taillight niya, wala siyang damage, wala siyang basag. Andito pa yung Vios garnish. Yung Vios emblem. Toyota logo and E emblem. So, yan. Plate number, malinis na malinis. And... bumper, ganun din yung bumper. Common na may gas-gas sa mga sedan type, yung bumper kasi yun yung nasasabit minsan dito. Pero ito, wala kang makikitang gas-gas, sobrang linis talaga. Okay, and makikita nyo, naka-shark's fin antenna na rin po siya. Okay, ano ba ito? Mga K-Boy Smart Group. Ito may mga nakikita ko nito, Baste LED accessories, hindi ko alam kung ano yun eh. Anyway, so yun. Ganun din dito sa side, wala pang rain visor, makakapal lang tires, walang dents, scratches, or any hairline scratches sa body, wala po kayo makikita, kaya sobrang ganda po yan. Yun lang, watermarks, but basic na lang po yan sa side. Okay. Wiper, naka-banana type wiper siya, sobrang ganda pa ng wiper, hindi pa yung pag nag-wipe ka, ang daming butas-butas na tubig. Yan po, malinis na malinis ang wiper niya. Pa-check natin ang engine. Sa engine nito, this is 1.3 gasoline engine, 5-speed. Yan po. Malinis ang engine. Ang gagawin lang po namin dito, engine wash. Mga nakakasa-sealed pa po yan. Yan. And kasa-maintain po ito. I-check lang natin kung andyan yung book, ang booklet niya. Pero... guaranteed kasa maintain po ito. Okay? Pwede natin ipa-check if ever kung gusto niyo, pwede niyo ipa-check yung record. Kaya wala po kayong worries na baka isipin niyo baka tampered yung ano niyan, yung odometer niyan. Hindi po, kasi kasa maintain po ito, may record po ito. Okay? So 'yun, naka-Motolite Gold battery siya. Maliit lang ang battery niya, which is pang-Vios po talaga. Wala po siyang signs and damages na na-aksidente yung sasakyan. Buo ang headlight, buo yung front grille niya. Buo yung makina niya, even yung radiator niya, wala siyang indications na binaklas na. Ito, walang indications na binaklas niya. All stock. Sobrang ganda. So, ibibigay namin to sa inyo. Mas lalo pa namin ito lilinisin. Itong mga detailed na mga alikabok dyan, linis na lang po ang katapan niya. Alright? Aircon, sobrang lamig. Coolant, naka-coolant pa siya. Brake fluid, steering wheel fluid, lahat po yan nasa tamang level. Kasi bago kami nagbiyahe, syempre, chinek din namin. Okay. Exciting part. Pasok tayo sa loob. Okay. So, dito sa loob ng Toyota Vios, basic. Basic na basic. Same sa iba, sa ibang Vios na Superman. Yung nga lang, since this is the E-variant, makikita nyo po, naka-monitor na siya. Kasi kapag J-variant, basic exterior lang. So, ito, naka-monitor na po yan. Okay? Touchscreen po yan. Ayan. Naka-touchscreen po siya. Ayan. Okay, so working properly. Ito, saan nga ito ginagamit? Sa video player. Oh, video player. Ito, meron pa dito. Saan ito ginagamit? iPad, mga ganyan. So, pwede kayong gumamit ng iPad. And also, makikita nyo po, naka-dashcam po siya. Pero hindi ko alam kung working ito nung nagbahay tayo. Nag-working ba ito? Hindi. So, yan. Yan. So, if ever gusto niyo magpalagay ng panibagong dashcam, separate na lang po yun. Okay. So, ito po ang dating dashcam ito. Pero hindi siya full screen, hindi siya widescreen. Yung dashcam kasi na ginagamit natin, F11. Okay? And dito, makikita nyo po, ito, manibela niya. Super detailed pa po yan.
hindi pa siya pudpud na pudpud, kaya hindi nyo po masasabi na rugado yung sasakyan, na high mileage yung sasakyan, na talagang ginamit yung sasakyan. As of now, ang odometer nito is only 63,140. Tamang-tama lang siya para sa year model ng sasakyan, pero kita nyo naman kung paano inalagaan ng may-ari, okay? So dito sa front, wala siyang damage, wala siyang mga gasgas, buo yung airbag niya, passenger and driver side. Ang ganda ng busina na, tingnan nyo. Ganda, ganda ng busina. Yun nga lang, ito, this one, hindi po siya working. Yan. Ay, gumagana. Oh, so, eh, gumagana siya. Yan. So, ibig sabihin, gumagana pala to. Ay. Say that again. Ay, yung volume lang yung hindi. Say, come on. He! Tumigil ka. Yung volume lang yung hindi. So, definitely, kailangan lang itong linisan. Working properly po siya. Pag nalinis po yan, gagana po yan. Okay? Aircon vents, yan. Meron dito, meron sa dalawa. And bottle holders, meron dito, meron dito. Okay? Aircon controls, yan po. Pare-parehas lang din po yan. Okay? Ito, charging port. Cigarette lighter. Yan. Tapos, ano pa ba? Siyempre, naka-central lock din po siya. Lock and unlock. Lock ng windows. Okay. Lahat po yan, power windows. And only the driver side yung automatic. Yan. Sa likod, ganun din. Lights. Yan. Ito wala na isa. Ang ceiling niya sobrang linis. Wala pang bakas na talagang nilinisan lang. Talagang ito original kasi hindi pa siya nag-iimulmol. So, malinis na malinis pa siya. Okay? The transmission lever. Yan, kambiyohan na yan. No? Ang linis pa niya. Detailed pa siya. Hindi pa siya pudpud. The handbrake. Yan. And naka-armrest na rin po siya. Okay? And makikita nyo ang leather seats po niya. Ang upuan niya naka-leather seats. Yan. Naka-leather seats po yan. Ang ganda ng leather niya. With extra pillows. Walang damage ang leathers. Walang mga punit. Walang mga bakbak na leather. Mattings niya. Hindi ito yung original mattings. Pero ang ganda ng nilagay niyang mattings. Kasi pang Vios talaga siya. Hindi siya yung universal. So pang Vios talaga siya. At rubber siya. So ibig sabihin kahit mabasa ka, hindi mababasa yung pangilalim. Okay. So yan, na-protect din niya yung pangilalim niya kasi malinis na malinis po yan. Yan. So, ang linis pa po ng pangilalim niya. Okay. Ano pa ba? Of course, pag-open ng compartment sa likod, andito. Andito rin yung pag-open ng gas tank. Ka-adjust ito. Pwede mo itaas yung upuan mo. And pwede mo i-recline. At syempre, purong sulo. Okay? Pinakaligod tayo. So, dito sa likod. Also, syempre, basic. Comfortable. Naka-Vios tayo eh. Masarap mo po. Napaka-comfortable. Kasa dito, tatlo hanggang apat. Kung malilit lang naman, pwede ng apat. May speaker. May control ng windows. May control ng lock. May handle dito sa likod. Dalawa, parehas. And syempre, meron din po siyang seatbelt. Dito, may lagyan ng mga gamit. Documents, usually. May bottle holder. And mattings mo niya. And set po yung mattings niya. Aftermarket na mattings, pero yung pangilalim niya sobrang ganda. Ayan. Okay. Ano pa ba? Compartment. Naka-deep dish mat. Yung likod, andyan yung jack. Andyan yung ibang tools. Andyan yung reserve tire. Ang reserve tire niya, hindi po siya yung ano, hindi siya yung steel rim, kundi naka- alloy rim na rin po siya. So, pare-parehas po yan. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Tara, test drive lang tayo! Okay, so, dito, ang naging concern lang namin dito nung nakuha namin siya, yung aircon niya, pag binubuksan mo, umuugong siya ng malakas. Pero, syempre, ginawan kaagad natin ng paraan. Kahapon po, pina-check na po natin ito. Nilinis po yung aircon, pinalitan yung blower, at ngayon okay na po siya. Tahimik na po tayo dito sa loob, okay?
At syempre, grabe oh. Ooh, ang lamig ng aircon. Very, very cold. Sobrang sarap. Very comfortable. Sabi nga, importante sa sasakyan lang naman, unang-una ang makina mo, at syempre, dapat malamig ang aircon. Para comfortable ka at comfortable yung rides mo. Pero yung ganda ng body, ang linis ng interior, dagdag na lang yun, bonus na lang yun sa comfort mo, okay? So ito, package ng package to. Good buy po ito, okay? Good to buy unit. Okay? Yan, grabe. Smooth. Ang smooth niya i-drive. Promise. Ang ganda. And also, proven and tested na po namin to. Wala po talaga to kalampag. So, ito medyo rough ang kalsada dito. Mabagal lang tayo, mararamdaman natin. Napaka-smooth talaga niya. Wala siyang kalampag. Yan o. Yan. Bumabagsak yung mga tires natin, pero wala siyang kalampag. Normal na normal. Alam mo yon, yung parang bago yung dala mong sasakyan. Madalas na yan na na-encounter ko kapag Vios. Yun yung ayaw ko eh. Kasi madalas na na-encounter ko na Vios, makalampag talaga siya. Pero, pag napaayos mo naman ang kalampag ng Vios, wala. Smooth. Napakasarap yung drive. Maliban sa napakatipid sa gas, napakatipid ng maintenance mo, naka-Toyota ka eh. Diba? So yun, iba pa rin talaga. Siyempre, isa sa top leading brand kasi yung Toyota. Dahil sa dami ng unit nila, so marami din sila pinoproduce na parts ng sasakyan. Okay? Pero lahat naman na brand, nagahabol. Ang Mitsubishi, humahabol din. Ganda na rin. Ang Hyundai, nagahabol din. Ang ganda na rin ng services nila. Okay? Ang smooth ng shifting niya, ang lambot ng clutch niya, dito na tatatapo, dito. Ang lambot ng clutch niya, ang smooth ng shifting, sa manibela, wala siyang kabig, napaka-steady, walang vibration, bitawan ko siya. Walang kabig, yun nga lang, ibang kalsada, pero try natin. Straight kalsada tayo. Hindi ako magagalaw. Yan, ito. Straight. Straight kalsada. Hindi ako gumagalaw. Yan. Kahit mag-brake ka, wala siyang kabig, wala siyang vibration, walang kalampag. Okay na okay yung disc. Okay na okay yung mga pangilalim. Kaya worth it. Ito ba itong sasakyan na to? Kaya kung sakto to sa budget mo at naghahanap ka ng Toyota Vios, wag mo na po ito patatagalin. Easy ang 120 nito. Anyway, from Manila ang nagdala nito. Ito, yung videographer natin. Share mo naman, anong experience mo? Sarap. Anit na to. Sarap ito. Papayaw si kapag katap. Pero ilan yung naging top speed mo nito? Hindi ko sure kung ilan talaga yung top speed, pero humahabol ako sa'yo, boss. Nag 140 tayo. Oo. Nahabol ko yung Innova. Kayang-kaya. Easy. Napaka-smooth talaga. Ang ganda. Tapos yung gas mo nito, magkano yung kinaraga natin dito? Full tank niya, may isang bar na tira, 2,200 pesos. 2,200? From... saan nga yan? Sa Chaong na tayo nag-gas nun eh, di ba? Chaong tayo nag-full tank. So Chaong, to Sorsogon City, wala ka nang dinagdag? Wala.
2,200 lang, ganun po siya katipid. Sabihin na lang natin, oo, sabihin na lang natin, kahit ngayon, hindi pa tayo nag-gas, di ba? Wala pa tayong ginagas. Oh, nakailang ikot na tayo, ang daming, kahapon ginamit ko na to, ginamit mo na to kagabi. Ngayon, nag-test drive tayo, wala pa kaming dinadagdag sa gas, pero meron pa rin siya. Imagine, from Chaung, ha, 2,200 lang yung kinarga, full tank. Pero sabihin natin, kahit may, mag-allowance lang tayo na mayroon pa siyang laman ng mga ilang liters, sabihin na lang natin mag 2,800 from Chaung to Sorsogon, full tank. I think nasa 400 kilometers yun eh. More or less 400 kilometers. Tapos pagdating dito nakakapag-ikot-ikot pa. Sobrang tipid guys, sobrang tipid. Plus 145 mga tank. Eh, hataw pa yung takbuhan namin. Pero... Hmm, gas natin nun 69 per liter. Try nyo. Gusto ko kasi ma-feel ang, gusto ko ma-feel nyo yung na-feel ko eh. Kaya kung malapit ka lang dito sa Sorsogon, kahit hindi ka bibili, pumunta ka. Kahit hindi mo pa time bumili ngayon, pumunta ka, i-test drive mo itong sasakyan ito. Papagamit ko ito sa'yo. Sasama ko sa'yo, magbibideo tayo para makumusta natin or makwento mo rin kung anong experience mo. Kaya malapit ka lang. Andito ka lang sa Sorsogon. Sige, test drive tayo. So, andito ulit tayo. Magkakalampag test pa rin tayo. Daan natin dito sa off-road na dinadaan na natin. Kahit ako 100% sure na walang kalampag, dinadaan pa rin natin. Ang ganda pati ng busina niya. Okay, so pasok po tayo. Walang kalampag, sobrang smooth, suabi lang, kahit naka-sedan type tayo, kahit mababa lang yung sasakyan, wala oh, napaka-comfortable niya, grabe. Ito yung mga unit na sobrang sarap ibenta, ito yung mga unit na, alam niyo yun, parang kakakuha pa lang namin, alam na namin na, wala tayong magiging problema dito, wala tayong gaano ipapaayos dito. Kaya kahit mahal, mahal ang benta nitong sasakyan na to, binili namin. Kasi again, nakafocus kami sa quality ng sasakyan. And okay lang, kasi first owner naman eh. Yun yung tinututukan namin. Kasi, yun nga, kahit mahal tong sasakyan na to, kahit papano kikita pa rin kami. At ito pa yung maganda. Once na ibenta namin ito, syempre, alam namin, deep inside, quality yung binibenta namin. Diba? Parang wala kami mga hidden na agenda or mga itatago na issues. Wala. Walang mga ganon. Parang malinis ang konsensya. Walang guilt feeling. Yun yung masarap sa pagbibenta ng sasakyan. At ganun yung target namin. Every time na bibenta po kami ng sasakyan, gusto po talaga namin walang guilt feeling. Kaya pinipili namin yung mga the best na sasakyan. Even matataas yung prices. Alam nyo, ang dami sa akin nagtataka ng mga buy and sell dito. Sabi niya, boss, parang taas mo magdampot ng mga unit. Okay lang, I don't care. Ang importante, quality yung sasakyan. Kasi ganun naman yung mga buyer. Kahit medyo mataas yung prices mo, ilang years na kami sa business, kahit medyo mataas yung price mo compared sa iba sa marketplace, basta quality yung sasakyan, basta maganda yung sasakyan, at wala nang gagawin, meron at meron bibili ng sasakyan mo. Okay? Tara. Okay, so price na po tayo. But before that, bago ko makalimutan, bago tayo mag-pricing, nakalimutan ko may control din pala to sa side mirror. Yan po, left and right. Hindi ko napakita kanina. Ganun din sa kabila, left and right. So
since this is the E-variant, so may control po siya. Okay? So, price po tayo. Now, nag-check po ako sa marketplace ang pricing ng ganitong Toyota Vios na E-variant manual transmission 2016 model and 2017 acquired. Nagre-range po siya from 370 to 450,000. Depende po sa location, depende sa stand ng unit, at syempre depende po sa seller. Okay? Now, ngayon, kami po, pipresyohan po namin ito na Toyota Vios namin. 2016 model, 2017 acquired with 62,000 odometer. Ang ngayon, 63,000 odometer. Ang presyo po namin, 428,000 pesos. Pero, dyan sa 428,000, kasama na po dyan ang transfer of ownership, kasama na po dyan ang check-up ng unit, pag-check ng mga langis, pag-check ng mga brakes, kasama na po dyan lahat. And again, yung transfer of ownership. And ngayon, ibubonus ko pa, isasama ko po ang ceramic coating sa 428,000 para po ma-protect natin yung body niya. Kasi sobrang ganda pa ng body niya. Wala siyang dents, walang scratches, walang hairline scratches. So, i-ceramic coat na po natin yan. Ililibre ko na po yan sa inyo. Now, ngayon, kung hindi nyo po kaya yung 428,000, Sir Ton, mahal, hindi kaya ng budget ko. Sige, pag-usapan natin, i-negotiate natin. Sa kanyo na ipa-transfer, sa kanyo na ipa-ceramic coating, ibibigay po namin sa inyo ang sagad na presyo. Alam nyo naman po kami, to the point na kahit sobrang liit na nang kikitain namin, binibigay namin, basta po, quality ang unit. Okay? So open din po kami for financing kung gusto nyo po ito financing. Siyempre sa financing, all in na po yan, package na po yan, kasama na po lahat na na-mention ko. Okay, all in down payment is 162,368. Kasama na po dyan ang charges sa Asia Link. Wala na ko yung iba, ilalabas unless gusto nyo po kumuha ng comprehensive insurance. So labas na po kami doon. Okay, for 1 year, ang amortization niya is 28,861. Sa 2 years naman is 16,378. Sa 3 years is 12,217. And for 4 years is 10,136. Okay, so yun. Thank you very much. Have a nice day. God bless and keep safe. Paunahan na nito. Kung nagustuhan mo itong video na to, please like, leave a comment, then share para mapanood din ito ng mga kaibigan mo. And also, kung first time mo dito sa aming channel, don't forget to subscribe and click the notification button para updated ka sa lahat ng mga videos namin. Huwag mo rin po kalilimutan ni follow ang aming mga Facebook page, Bicol Auto-Search, Kintab Car Care Services, and Bicol DASHCAM. Maraming salamat po!